isang pisto natin, mga kalakay. At meron tayong kalaban na fried chicken dun sa kabila. At meron pa doon sa pantalon. Kaso hindi nagtinta. Siguro manok na nakuha. Ayan, malak magkakalapit. Kalakay, alin kayo dito sa aming isang pwesto. Papakita ko sa inyo yung gaano kalaki yung ating chicken ngayon. So mahal ang manok ngayon, kaya liniitan natin yung ating size ng manok. Yan. So ganito na kalaki yung size ng chicken natin. 20 pesos ang bawat isa, mga kalakay. Meron din tayong 10 to 15 dito. Ayan, 10 to 15. So, mga kalakal, isa dito yung, isa ito yung pwesto namin na malakas sa benta. So, mga kalakal, fried chicken lang ang negosyong ito. Chicken, sir. Malakay. Punta muna tayo sa ibang mga outlet natin. Punta natin yung ibang mga outlet natin, mga kalakay. It's a very busy day. Hi. Ito naman yung pwesto naming maginang pwesto. Pero pwede pa rin natin pagsakaan, mga kalakay. Ganun talaga ang negosyo. Yan. May mahina, may malakas. Kahit isang lugar, meron pa rin mga kakompetensya, no? Normal lang yan. Kalakay, nakita na ninyo ang ilang pwesto namin na magkakalapit ang mga kalaban natin. Mahirap na mag-adjust tayo ng presyo. Halimbawa ay dati ay 20, dahil sa nagmahal ang mga materyales, nagbahal ang puhunan, yung dating 20 na selling price natin ay hindi na pwede sapagkat ang total cost ay 20.50, ay malulugi na tayo kung 20 pa rin ang ating selling price. So ang option natin ay magtaas ng presyo. Halimbawa ay 25 pesos ang selling price natin. Minus natin yung total cost o puhunan na 20.50, di mayroon tayong tubo na 450 bawat isa.
Pero gaya nga ng sabi ko na hindi kaagad-agad na itaas na lang ang ating presyo kung meron tayong kalaban. Lalo na kung magkakalapit ang mga kalaban natin. Pwede na lang kung wala kang kalaban, o di kaya mayroon kang kalaban pero medyo malayo. Kaya pwede natin i-adjust sa 25 pesos ang ating presyo. Pero karamihan kasi ay magkakalapit, mayroon pa nga yung magkakatabi. So hindi ka kaagad na makapag-adjust ng presyo mo. So ang dapat nating gawin, lalo na kung ayaw nilang mag-adjust mga kalaban natin, edi liitan na lang natin yung size ng ating chicken. Halimbawa ay yung dati na 83-85 grams per piece, gawin nating mas maliit. Gawin nating 70 grams ang bawat isa. So yung 70 grams ang isang kilo noon na magagawa ay 14. So 14 pieces ang isang kilo ang magagawa natin doon sa 70 grams per piece. So ganun pa rin ang presyo natin ay 20 pesos pa rin. So lumiit lang yung size ng ating manok. Pero yung mga kalaban natin ay bahala na sila kung ano yung diskarte nila. Basta sa atin maging safe lang tayo. Hindi maganda yung gusto mo lang makabenta, lakihan mo yung size mo kahit wala ka ng matutubo. Hindi ganun ang negosyo, mga kalakay. Dapat safe mo yung sayo. Dapat alam mo yung makikitahin ka. Mayroon kasi yung ibang mga nagtitinda ng fried chicken, hindi nila alam talaga yung magkocosting. So mali yung presyo nila. Ang saya-saya nila kasi mas maraming pupunta sa kanila kasi mas malaki yung size ng manok nila. Pero wala silang kinikita. Makikita mo yan sa buhay nila. Kasi wala pa silang naipupundar. Ilang taon na silang nag-chicken. Kasi nga, mali yung diskarte nila talaga. So maging safe tayo, dapat yung size ng chicken natin ay mayroon tayong kikitahin. Ganun naman talaga ang negosyo, mga kalakay. So titignan natin kung mayroon tayong kikitahin sa ating size na 70 grams per piece. Kukunin natin ang total cost para sigurado na mayroon tayong makikita kung liliitan natin ang ating size at ang selling price natin ay 20 pa rin. So ganito ang mangyayari. Sa ating kilogram na chicken ay ang quantity niyan kapag chinap natin ay magiging 140 ang quantity. So 140 piraso. So ganun pa rin ang formula ng total cost ay fixed cost plus variable cost divided by quantity. Ang fixed cost ay alam na natin yung mga binabayaran taon-taon, buwan-buwan, yung mga permit, renta, kung may kuryente. Yan yung mga fixed cost. At ang yung variable cost ay mayroong direct material cost at may labor cost. So gaya ng dati, ang manok ngayon ay alam na natin na sobrang mahal. Maliban na lang kung yung mga ibang lugar tulad ng Metro Manila ay ang alam ko dyan ay mura lang. So mas maganda kung ganun. Pero dito sa aming probinsya talagang ang taas talaga ng presyo ng manok. 145 pesos per kilo. So yung bayad ng 10 kilogram na manok ay 1,450.
Ang kailangan dyan na harina ay 2 kilogram, 80 pesos. Cornstarch, 40. Asin, 10. Betchin, 7. Pamienta powder, 7. Garlic powder, 7. Curry powder, 7. Seasoning mix, 7. Ang kailangan na mantika ay nagmahal din, 200. Ang LPG nagmahal din, so 120. Kailangan natin ng pang storage, ice, 40 pesos. Ang gagamitin sa ating pagtitinda, plastic bag, paper bag, 30 pesos. So ang total niyan ay 2,005. Yan yung direct material cost natin. At ang labor cost natin, mga kalakay, ay ganun pa rin. So isa lang na tao ang ating kailangan, 300 ang sahod, pero mayroon siyang pang gasolina na 50 pesos para sa kanyang service. So, yan mga kalakay. So ikwenta natin yan. Ang magiging total cost natin ay 17.57 total cost. Yan na yung puhunan ng bawat isang pirasong fried chicken. So kung ang selling price natin ay 20 pesos, meron tayong markup na 2.43 markup. Yun na yung tubo natin sa bawat pirasong ng fried chicken, mga kalakay. So yung 2.43, kung i-times natin doon sa quantity 140, kung nabinta na natin lahat yan sa isang araw, 140 ay times lang natin, ay meron tayong 340 pesos na tubo. Ay, medyo mainit. Ayan. So yung 340 pesos ay malinis na yan, natubo natin sa 10 kilogram na manok, mga kalakay. Ang sabi siguro ng iba, ang liit naman. Alam nyo, yung 340 na yan, yan ay mayroon kang tao dyan, wala kang kapagod-pagod dyan kung ikaw ay nagninegosyo. Ngayon, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, syempre, di ikaw muna, hands on ka muna, wala kang tao, ikaw ang magtinda, so wala kang labor cost. So yung labor cost mo ay sayo na. So yung 340 i-plus mo yung 300, di mayroon kang 640 na tubo dyan. Yan. Pero kung ikaw ay may tao, yung ang sabi ko, eh wala kang ginawa dyan, kumbaga ikaw lang yung nag-dispatch siya sa tao mo, binigay mo yung kailangan niyang mga materyales, yung kanyang pagluluto o gamit sa pagluluto, lahat dinispatch mo lang yan. So hinintay mo lang na makabenta, umuwi siya sa yung bahay, mayroon kang kaagad na 340. So ano pang hahanapin nyo doon? Wala kang kapagod-pagod, di ba? Oh. Yan. At yung 340 na yan, halimbawa ay mayroon kang 6 na pwesto na nag-remit sa iyo at naka ganansya ka, o nakatubo ka ng 340 kada isa. O i-times mo na yung 340 times 6. Ang alam ko dyan ay mahigit kumulang na 2,000 pesos. So may 2,000 pesos ka na. Ha? Kung ikaw ay nagninegosyo, mayroon kang 6 na pwesto. 340 lang yung tubo mo sa bawat isa. So isipin mo na lang kung gaano yung kalaki yung kita mo sa isang buwan. Mayroon kang 2,000 na income sa bawat araw. E di mayroon kang 60,000 na tubo.
Ano mga kalakay? Simpleng simple. Halos wala kang kapagod-pagod. So, sinubaybayan mo lang yung mga tao. Siyempre, dinispatcha mo yung kanilang mga gamit, mga kailangan na materyales. So, ganun lang ang pagmamanage, mga kalakay. Mga kalakay, yun ay 10 kilogram pa lang. Oh, 10 kilogram pa lang na chicken ang ating napapaubos sa isang pwesto kada araw. Eh, paano na kung 20 kilogram na chicken ang ating napapaubos sa isang pwesto? So, kwintahin natin, mga kalakay. Ang fixed cost natin ay ganun pa rin, 105.53. Ang direct materials natin ay siyempre sa 20 kilogram ay itatimes to lang natin yung 2005 na direct materials ng 10 kilogram. So magiging 4010, yan ang direct materials natin. At ang direct labor natin, kung mo isang araw lang yan, di isang sahod, isang araw lang na pasahod sa ating tao. So 300 pa rin, plus 50 na kanyang expenses. So 350 ang direct labor cost. So i-add natin yan, 4465.53. I-divide natin sa 280 na quantity. Ang 280 na quantity ay alam na natin, yan yung naging nagawa natin na piraso na ating chinap doon sa 20 kilogram. So ang kalalabasan niyan ay 15.94. Yan na yung total cost natin sa bawat piraso. Yan na yung puhunan natin kapag nakaubos tayo ng 20 kilogram na manok. So kukunin natin ang matutubo natin dyan sa 15.94 na total cost. Ang selling price natin ay 20 pesos. Ang markup natin ay 4.06. So meron kang 4.06 na markup. Pagka tinams natin yan sa quantity na 280 para makuha natin ang ating profit o tubo, kabuuan na tubo. So 0.406 times 280, 1136.80. So yan na yung kabuuan ng ating profit o tubo sa isang araw, 1136.80 kapag ka nakapaubos ka ng 20 kilogram na manok. So lalong lumaki, mga kalakay. So paano na kapag ka mayroon kang anim na pwesto na nakakabenta ng 20 kilogram? So i-times mo na yung 1136.80 times 6, so magkano na? So halos hindi na natin makuwenta. Kasimpleng negosyo, mga kalakay. Pero kapag ka alam mo ang iyong gagawin, alam mo yung tamang pamamaraan, ay maiiwasan ang pagkalugi. So lalaki ang iyong magiging tubo, magiging profit. Basta huwag ka lang magkakamali ng iyong pamamaraan sa pagninegosyo ng fried chicken. So ganito ang aming negosyo. 12 years na po kaming nagninegosyo ng fried chicken. Sa 12 years na yan ay alam nyo naman, nakikita ninyo ang kalabasan, kinalabasan ng aming pagninegosyo. Pinapakita namin ang aming mga naipundar. So walang kaduda-duda, mga kalakay, hindi po kami nagsisinungaling. Hindi gaya ng iba, sikat na sila, siyempre ang ganda ng mga presentation nila sa kanilang fried chicken, pero hindi naman nila alam kung paano ininegosyo. Diba? Kasi mayroong mga recipe na hindi pwedeng inegosyo, mga kalakay. Maraming recipe talaga ang fried chicken, pero depende kapag ka pwedeng inegosyo o hindi. May mga ingredients din na hindi pwedeng isang cup sa fried chicken kapag ka ang fried chicken ay pang negosyo. Kasi makaka-apekto yan sa pag-co-costing natin ng ating fried chicken.
lalong lalaki yung puhunan. So, ayan. Hindi ka makakabenta at may mga ingredients din na makakasira sa ating mga tulad ng mantika. Ayan, may mga ingredients na hindi pwede. Ang mantika ay kaagad na iitim. Ayan. May mga ingredients na kukontra dyan. Kaya hindi lahat ng recipe ng fried chicken ay pwedeng inegosyo, mga kalakay. Yan ang tandaan ninyo. So yung mga recipe namin sa mga nakaraan po naming mga video, yun ang mga pwedeng pang negosyo, mga kalakay. So kung bago ka pa sa aking channel, i-search mo yung mga video namin, na mga recipe namin. Yan yung mga recipe pang negosyo, mga kalakay. At dito kami umasenso talaga. So mga kalakay, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video ngayon. At shout out sa lahat ng mga nag-chicken dyan. At sa lahat ng mga kalakay natin na nakapagsimula sa negosyong fried chicken. Good luck po sa inyo. At more customers to come. At God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong palagi, mga kalakay.